So, ang lulutuin natin tonight, gagawa ako ng bolognese. So, noodles, pasta with bolognese. Ayan, mayroon tayo ditong ano, itong giniling. Ano yan? Pork at saka beef na po yan. Mix na po yan. Tapos, may garlic. Tapos, kamatis at sibuyas. Ayan, yan lang po. Tapos, maglagay ng kaunting oil. So, teka muna, mamaya hanggang mamaya. Ay, papakita ko sa inyo paano magluto nito. Ano po to? Bolognese a la Annabelle. So, ito po yung gagamitin kong pasta. Ayan. Kasi ayaw na rin ng spaghetti pasta. Kaya ito yung gagamitin ko instead of spaghetti. So, ayan. Inano ko na yung noodles. Ayan yung noodle. So, mag-antay-antay lang tayo na maluto. Tapos, pag naluto na, lulutuin ko na yung karne. O, habang nagluluto yan, habang nag-ano pa yan, hindi pa naluto, anuhin ko muna, hugasan ko muna tong mga huhugasan ko. So, ayan, lulutuin na natin yung ating bolognese. Nilalagyan ko na ng oil. So. Hindi ko alam kung paano lulutuin sa iba, pero ito yung style ko. Ito yung palaging ginagawa ko na gustong gusto ng lahat ng mga anak at ng partner ko. Kaya, ano lang yan, iba-ibang diskarte. So, medyo ibabrown lang natin ang kaunti. Yung garlic, garlic po yan. Habang luluto natin yung ating pasta. Ito yung pasta. Ito matapos. Ayan, brown siya. Pwede kong ilagay itong ating onions. Ayan, pagkatapos ng onions, ilalagay ko po ang ating karne, giniling na karne. Half kilo po ito, mix na po ito. Mix ng beef at saka, ano, pork at beef, mix na po. Ayan, bibisa ko lang po yan. So, titignan natin ang ating pasta, yung ito niya. Hindi pa, matigas pa rin. So guys, grabe, ang ganda ng bahay na nilipatan ko sa apartment, na nilipatan nila ni Amor, ng kaibigan ko. Excited na ako kasi hindi na kami masyado malayo. Ano na kami, mga siguro, mga 5 kilometers away na lang sa amin. So, drive lang ako po, mga 10 minutes na lang. O da, hindi kaya mga 8 minutes ko, mga ganun, mga 8 minutes, 5 to 8 minutes. Tapos, minsan lalakarin lang yan namin na rin eh, papunta doon sa kanila kasi naglalakad kami galing dito sa amin sa tira namin, papuntang city.
May city kan dito malapit sa amin. No, lalakarin namin ng 1 hour. Parang ano na rin, parang exercise na rin namin. Tapos nakain kami doon ng ice cream. Or pupunta ka, mag-iinom kami ng, na-upo kami sa Beer Garden. Yung parang restaurant. Tapos, ayun, iinom ng beer si Rene. Tapos ako iinom ng beer na may lemon. Ayun, pagkatapos nun, or pag nagustuhan namin, doon kami mag-dinner sa city na yun. Tapos, uwi ka naman kami maglalakad ulit. 1 hour din, palakad po ulit. At least, na ano namin, na-exercise namin. Gagawin namin yan, palagi sa ano, sa Sunday, yung mga ganun. Pag wala kami trabaho, ayun, ginagawa namin yan, clear ito, 2 times a month. Minsan nga, may isang buwan na every Sunday talaga ginagawa namin yan. Parang exercise, kasi ayaw mag-exercise ni Rene. Kaya, pinipilit ko siyang maglalakad kami dalawa, mag-walking na lang. Kung ayaw na mag-exercise, at least, may ano pa rin. May parang exercise pa rin sa kanya yun. Ako kasi nag-exercise ako 2 times a week, minsan 3 times a week. Ayan, i-brown-brown lang natin ng kaunti yan, bago natin ilagay itong tomato. So, tingnan natin yung ano natin, yung pasta. Kumustahin natin kung okay lang ba siya. Go. So, wow na wow. Diba? So ayan, pwede na natin ilagay itong yung kamatis. Natin puluto na yung pasta. Ayan, lumalaki na ako. Gusto gusto niya rin yung pasta nito. Ayaw niya ng spaghetti pasta. Ito gusto niya. Oh, malapit na yan. Lulupukin lang natin yung tomato, yung kamatis, para may sauce siya. Yan ang pinaka-sauce na lang.
ko lang. So, lagyan pa natin ng kaunti-unting pasta pa, o ano, pasite. Ang tawag dito? Yung parang, ito ba? Tomato. So, hindi pa tubig. Ayan na, malapit na matapos yung manuto yung ano natin, yung kamatis. Ayan, parang naano na siya. Nadulog na. So, titiklahan ko na yung minuluto ko. So, nilalagyan ko ng kaunting sugar kasi parang hindi masyado siyang yan, sugar ko yan. Lagyan ko ng asin, tapos yung parang tunor sa atin, ano tawag ko, yung pagdula ko. Hindi ko nilalagyan ng mga bitchin, mga ganyan, hindi ko nilalagyan ng ganyan. So, dumating na po si Habe. Ito, may pasalubong siya sa aking pagkain. Ayan, kakain na siya. Wala mo gusto na mama mo. Masad na kuha makan. Okay. So, ayan. May pasalubong siya sa akin. Ang tawag nito, hindi ko alam. Ayan o, kakain na siya. Yan po ang niluto ko kanina. Ayan. Excited na siyang kumain. Gutom ata eh. O, tingnan mo. Vitamina. Yeah. Kaya pa so, no? So. Ayan, iinitin na lang niya sa microwave. Tapos, ayan. So, friends, at ito yung pasalubong niya sa akin, ilalagay ko dito sa plato para kakainin ko rin. Ayan, nag-effort din. Nag-order daw kasi ng pagkain yung kanin niya, katrabaho niya. Ayaw naman niyang kumain kasi alam niya nagluluto ako. Sabi na lang niya na mag-order ng ganito. Hindi ko alam kung anong pangalan nito.
Kinakain ko to pag nasa restaurant kami ng Chinese. Mga ba pangalan nito, guys? Ayan. Ayan po ang... Kaya... Ayan, kakainin ko yan. Kasi hindi naman ako kumakain ng gabi. Ito na lang kakainin ko. So, guys... Ang sarap. So, ito na yung pagkain ni Mister. May sumidlif eh. Ayan, papakainin na natin si Mister, ha? Ayan yung pagkain niya. Nagugutom na yan. Dito ko na lang siya papakainin sa sala. So, ito na yung pagkain ni Mister. May sumidlif eh. Ayan, papakainin na natin si Mister, ha? Ayan yung pagkain niya. Nagugutom na yan. Dito ko na lang siya papakainin sa sala.